tanggap kung ang departamento ng gobyerno o business sector ay nakakaapekto sa pagtunglad ng mga magsasaka. Ano ang magagawa mo? In aid of legislation, I will invite the concerned parties in Congress to attend a public hearing or investigation para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Kung tanggap, bakit agrikultura at turismo? Gusto nating umangat ang agrikultura at produktong Pinoy. Kagabay niyan ay turismo na siyang tatangkilik sa atin. Kung agap, ano ba ang mission at vision mo? Yung kong protektahan ang karapatan ng magsasaka at bigyan sila ng livelihood program at kaalyansa ang sektor nito. Vision kong palaguin ang agrikultura, turismo at local Pinoy product towards global competitiveness. Kaya, agapan natin ang agrikultura at turismo. Nagbabalik po ang FYI at kasama pa rin natin ang ating partner, si Willie Spirito, at ang ating bisita, walang iba kundi ang mayor ng lungsod ng Lipa City, Mayor Sabili. Mayor, pakibigay nyo nga sa akin, ano ba, gano'ng kadami ang ating population ng Lipa? Ang Lipa po siya ngayon ay 280,000. Mm-hmm. Ang population natin. Ang voting population natin. Voting population natin, 140,000. Okay. At Mayor, ano ba naman ang ating masasabi pagdating sa programa ninyo sa edukasyon? Alam mo nyo, nung ako'y mag-assume ng position ng bilang mayor, ang scholar natin dito ay 200. Wow. Ngayon ay 7,000 ang scholar. Mm-hmm. At meron tayo ditong college, Kuleyo ng Luzon na Lipa. Yan po ay... lahat ng nag-aaral dyan na Lipeño ay walang tuition at walang o hindi magbabayad ng kahit ano, miscellaneous fees. Libre lahat. Meron din po ba tayong mga scholars from TESDA? Meron tayong training center. Pero dito, meron tayong mga scholars sa University of Batangas, Lipa City Colleges, Batangas State University, AMA Computer, Lyceum of the Philippines, BICAS, LASAL. Mm-hmm. You know? Meron tayo dyan mga scholars at yan ay binibigyan natin ng full scholarship dito sa ating lungsod. Bakit parang binibigyan nyo ng pagtutuon itong edukasyon? Anong nakikita nyo sa ating mga kababayan dito sa Lipa? Alam mo, nakikita ko sa aking research, sa aking nagkakaroon ako ng barangay consultation. Mm-hmm. Nakikita ko sa ating barangay ay pag-interview ko yung mga kabataan at yung magulang. Sabi ko, kumusta na ang mga bata dito? Ay, bakit marami mga standby dito? Sabi niya, hindi po nag-aaral. Mm-hmm. Bakit? Kasi po, kapos po kami sa pampaaral. So, ang ginawa ko, sabi ko, yung mahihirap na tao, lahat ng mahihirap sa barangay, ay papag-arali na. Kong, napakaganda ng sinasabi ni Mayor Sabili in regards to education. But we have to know in regards naman sa health and sports. Yes. Yeah. Alam niyo sa health naman, siyempre kasama yan sa 7-point agenda ko. Ako ay mayroong sa health. Of course, yung aking limang health center. Meron akong limang health center. District by district yon. Dahil ng Lipa, 72 barangay, dinivide natin into 5 districts. Mm-hmm. At bawat district, merong isang health center. Mm-hmm. Yun ay nagpo-provide ng, alam mo, yung tinatawag natin sa medicine, yung preventive. Mm-hmm. So sila nagkaano ng mga immunization, nagbibigay ng mga kung anong mga training sa lahat ng mga maina, ng ating project sa malnutrition, lahat ng mga doon, yung sa health centers. Mm-hmm. So binibigyan natin yan ng mga gamot, lahat ng health centers, saka mga barangay, binibigyan natin ng gamot. So lahat ng kailangan nila para dyan sa preventive ay nandun. Ngayon, ako naman tungkol sa curative kasi ang Lipa, wala ho tayong hospital. Opo. So ngayon, nag-uumpisa na yung, nag-inumpisahan na yung construction ng hospital. By September this year, ilang buwan na lang, tapos na yung hospital. Okay. So ito ay lahat ay libre sa mga may hirap. To prevent netong drug addiction ng ating mga... Ay, to prevent from drug addiction netong mga kabataan, paano natin na ipopokus sila to go to dito sa sports? Alam niyo, aside from sports activities natin, dahil alam mo, meron akong program sa sports na pagdating ng, halimbawa, ngayong summer, ay kailangan meron ng championship. Until June. Yan yung summer league namin yan. Pero yan, ay meron kami mga activities na ginagawa, yung parang in between, ano, those ano. Meron na silang gagawin na kung ano ang mga boxing,
meron na silang gagawin na basketball doon sa kanilang ano, at ang championship ay tinatayo namin dito sa ano. Meron so, tuloy-tuloy. Meron po ba kayo mga tinatawag natin parang sports complex? Ay, hindi. Ngayon, ginagawa, gagawin pa ngayong April. This month of April, at naaprubahan na ng ating school board, ano? Dahil ang pondo na gagamitin ko dyan ay galing sa Special Education Fund. Ito ay pondo rin ng LIPA. Kinukuha natin sa share natin sa real property taxes. Gagawin na ang School of Sports, ang tawag dyan ay LIPA Sports Academy. Lahat ng klaseng sports ay dito, halimbawa, gustong mag-aral ng boxing, gustong mag-aral ng ikangay karate, taekwondo, baseball, basketball. Meron tayong doon sa isang lugar na isang complex yun, gagawin yun. At lahat ng mga estudyante dyan, halimbawa, elementary school, elementary student, ano, mga pupils, meron akong shuttle bus. Wow. Na iikot doon sa mga school. Halimbawa, tapos na ang klase, dadali niya doon sa sports academy natin. Pagka dumating ang hapon o kailangan ng muwi, hindi yan magbibiyahe dahil sila maghahatid sa mga bahay-bahay. Alam mo, partner, sa gaganda ng mga programa ni Mayor dito sa lungsod na Lipa, ako'y nakasisigurado, hindi mawawala yung pangkabuhayan para sa mga taga-Lipa. Ano bang ating livelihood program, Mayor? Alam mo, dito sa lungsod, tinignan ko kung ano ang mga pagkukulang. Alam mo, dito sa ating mga kababayan, masisipag ang mga taga rito sa Lipa. Kaya lang, ang problema nakita ko ay kulang sa kapital. No? So, ang ginawa ko, naglabas ako ng pondo. Last year, meron ako nilabas na 10 million para hinawakan ang ating CSWD. Ipinamigay ko doon sa mga pamilya na mahihirap at sila ay, let's say, 5,000, bawat isang pamilya, at sila ay gagamitin nila sa maliliit na negosyo. No? Napakaganda ng resulta. Yung last year na inutang nila, akalain mo, nag-umpisa pala ng pagbabayad ng January. Ngayon, nakakakolekta na kami doon sa 10 million. More than 50% na ang collection doon sa 10 million. Wow. So, at ilalabas ko na uli yun. Dahil yun eh, without interest, ibinibigay ko sa kanila. Iba pa yung ibinibigay ko sa kooperatiba. Naglabas din ako ng 10 million sa kooperatiba. Yun naman ay malalaki. Mga ano yun, bawat isa, 200,000, 300,000. Depende yun sa project ng kooperatiba. Pero ayos din sila lahat. So, para gumanda ang livelihood at saka yung mga negosyo nila, sa so, kooperatiba, yan, yung bawat barangay, meron din yan. At saka doon naman sa mahihirap na tao na yung kanilang mga negosyo ay binibigyan ko ng injection, parang suporta. Ngayon, kumikita sila. No? Okay. Sa pamamagitan ng kapital. Biro mo, may pondo talagang pinauutang. Walang interest, partner. Talagang magkakaroon ng hanap buhay at tagalito. Napakayaman po ng City of Lipa. Pero siguro pag-usapan natin, mga kaibigan, at paring Kong Nicky, Mayor Sabile, sa pagbabalik ng ating programa. Ano naman kaya ang makikita natin sa larangan ng turismo? Magbabalik po ang FYI for your information. Every weekend is a quest. To pursue the unfamiliar, to get lost in the unknown. With the tools I have, I can never lose track. I am always within reach, even in the most exceptional environments. I am linked to the world I leave farther behind. Because in the end, escaping is only worthwhile when you can tell someone about it. Where power meets connectivity. The Nissan Navara Tech Extreme.